ang ating pag-aaral, napakahalagang balik-balikan, sariwain, at lalo pang maunawa. Again, how to pray. Salamat Panginoon dahil merong panalangin at dahil dito maaari kaming makakonekta sa inyo. Turuan niyo kaming unawain ang malalalim pang kahulugan ng panalangin at nang sa ganon ang bawat panalangin na inuusal namin ay magkaroon ng kabuluhan, kapangyarihan at talagang maging daan ito para kami Panginoon ay magkaroon ng connection sa inyo. Lead us, teach us, empower us to pray. Bigyan niyo kami Panginoon ng simpleng mensaheng madaling maunawa, maipamuhay, para sa inyong kaluguran at para sa aming kapakanan. So we ask you, Father, to be our speaker. Speak to your people. Heal our spiritual illnesses. Heal even our bodies, our soul, O God. Nawa ay pagalingin niyo ang mga sugat ng aming damdamin, ng aming emosyon. At palakasin niyo ang aming katawan upang magkaroon kami ng kakayanang tumanggap na inyong mga pagtuturo at maipamuhay ito. Move in our midst, O God, lift up your name, feed your people. In the name of Jesus, your Son, our Lord and Savior, we pray with thanksgiving. Amen. Matthew 6:5. Jesus speaks here, "When you pray, don't be like those show-offs who love to stand up and pray in the meeting places and on the street corners. They do this just to look good. I can assure you that they have already have their reward." Isang paalala ng Panginoon sa mga mahilig manalangin o sa hangang-hanga sa mga mapagdasal, sa inyo, kung magdadasal kayo, huwag pakitang tao. Huwag magpapogi points. Huwag niyong gawin sa mga lugar kung saan kayo makikita at mapupuri tuloy, mahahangaan. Dahil yung paghanga na at papuri ng tao, ang premyo niyo, wala na kayong ibang mga asahan pa. Pagka ang papuri, ang kaluguran ng tao, ang inyong hinabol, pwedeng makuha nyo, pero hanggang doon na lang kayo, wala na kayong aasahan pa mula sa langit. So Jesus says, do not pray for show. Hindi sinabi huwag kayo magdadasal kahit kailan sa publiko, sa piling ng maraming tao, pero tiyakin nyo na hindi nyo ginagawa yon dahil lang nagpapasikat o kaya ay nagpapakita kayo. Do not pray to impress others. Do not pray to promote yourself or just to endear yourself to special people. Kaya kung minsan magtataka ka at maraming nagtatanong, bakit po kahit sa Christianity, maraming favoritism na nangyayari? Pagkasikat ang tao, pagkamayaman, pagmakapangyarihan, lagi pinagpipray. Nagkakagulo ang mga pastor, nagkakagulo ang mga leaders para ipagpray yung membrong mayaman o kaya yung makapangyarihan. Pero pansinindili yung hindi naman ganong kaprominente. Because of the misuse of prayer for self-promotion, there could be an obsession to pray for the powerful, the popular, the rich, the beautiful. Laging ipag-pray ang presidente. Hindi masama, pero gano'ng karami yung pumapapel sa kanilang pagpe-pray. Ipanalangin ng mga artista, mga sikat, ang mga achievers. Kaya laging may nagtatanong ng mga ganyan. Noon pong kamakailan, mayroong isang napakasikat na taong nakulong sa Bilibid. Lahat na yata ng kongregasyon gusto magpunta doon para siya ipag-pray. At minsan ako'y dumalaw dahil personally naman ay kaibigan natin ng pamilya. Sabi nung isang spiritual worker doon sa loob ng Bilibid na tumanda na siya sa paglilingko doon sa mga bilanggo. Sabi, nagkakagulo ngayon dito dahil lahat gustong ipanalangin si ganito. Lahat gusto puntahan siya para Bible studyhin. Pero hindi naman nila pinapansin yung iba. Yan ang tinutukoy ng Panginoong Jesus. Misuse of prayer to promote oneself. James 2:1-3. My friends, if you have faith in our glorious Lord Jesus Christ, you won't treat some people better than others. Such a rich person wearing fancy clothes. Suppose a rich person wearing fancy clothes and a gold ring comes to one of your meetings. And suppose a poor person dressed in worn-out clothes also comes. You must not give the best seat to the one in fancy clothes.
and tell the one who is poor to stand at the side or sit on the floor. Sakali man dawat sa ating mga pagtitipon ay may biglang dumating na sobrang gara ng damit, may mga alahas, hindi kailangan automatically na sa kanya ibigay yung pinakamagandang lugar, pwesto. At pagkatapos pag may pumasok na ang suot ay napakakaraniwan lamang at luma pa, eh paupuin mo na lang sa sahig o itaboy mo na tumayo sa isang sulok. Hindi sinasabi dito ng Panginoon na huwag i-recognize ang mga achievers na isnaben ang mga magagandang damit o mayayaman. Hindi. Ang sinasabi lang niya, don't show favor on outward looks. Hindi ko mo mukhang maganda, mukhang mayaman, mukhang may mapapalaka, siya na agad ang iestimahin mo. Pero kung talaga namang siya ay achiever, maraming nagawang mabuti sa buhay, hindi naman masama na bigyan mo siya ng pansin. Kasi may mga baliktad naman, sa pagsunod sa verse na ito, sumobra na. Ini-ignore kahit na napaka-great achievers, binabaliwala. Parang baliktad naman yun at hindi rin yung gusto ng Panginoon. Justice requires us to recognize achievement. Pero hindi naman yung sambahin mo na yung mga achiever at ignorin mo yung mga walang achievements o yung hindi mo alam mga achievements nila sa buhay. So recognize achievement, recognize greatness of personality, pero hindi naman ibig sabihin magiging bulag ka na dahil doon. In the case of show-offs, being seen, being impressive, promoted, or getting favors is already the reward. Sabi ng Panginoon, kung dahil sa iyong mga pananalangin, eh, minapalaka galing sa mga tao, papuri, regalo, pabor, yun, pasalamat ka na, yun na lang ang napala mo, pero wala ka nang hihintayin pang gantimpala mula sa kalangitan. So sayang ang prayer pag ganun, hanggang earth lang ang talab, at mula lang sa earth ang premyo mo. Matthew 6:6, sa pagtutuloy ng katuroan ng Panginoon, when you pray, go into your room alone and close the door. Pray to your Father in private. He knows what is done in private and He will reward you. Once more, huwag natin gawing exaggerated ang pagbabasa ng verse to the point akala ng iba ipinagbabawal ng Panginoon ng group prayer. Pero sinasabi niya, alam niyo, kung gusto niyo talagang walang makaabala sa inyong pananalangin, maging mataimtim, taus-puso, walang performance, manalangin kayo ng tahimik sa anumang lugar na maaari kayong mapag-isa. At ang ginagawa ng tahimik, taus-puso, ikinatutuwa ng Ama sa Langit na siyang magbibigay sa inyo ng gantimpala. Marami kasi kuminsan, maaatasan mo ikaw sister mag-opening prayer ha, o kaya ipag-pray mo yung food na ating kakainin, ninenervyos, kabang-kaba, talagang tikmi-tikmi ang bawis. Para bang sinabi mong bibitahin ka? So, pastor, nervyos na nervyos po ako pag binagbe-pray. Bakit ganin nervyos? Kasi gusto mo magpa-impress. Gusto mo magpasikat. Gusto mo mapuri ang iyong prayer. Takot na takot ka magkamali. Ang iniisip mo yung sasabihin ng iba, kaya ka ninenervyos. At ganoon din yung mga magsasalita sa public, magtuturo ng Bible study, mga ngangaral. Kinakabahan po ako. Ba't ka kinakabahan? Natatakot ka ma-recheck. Natatakot ka mapintasan. Eh, kasi ang iniisip mo yung impression ng mga tao. Just do your thing. Say what the Lord wants you to say. Kung prayer man yan, o teaching yan, o preaching. And then, disappear. Hayaan mo ang Panginoon ang mapuri. Siya ang maitaas. Pagka lagi mong iniisip is how to make an impression, matetense ka talaga. May stress ka talaga. So relax. Just be yourself. At sa mga hindi magawa yung mga ganon, edi yan ang turo ng Panginoon. Mabuti pa, tahimik na lang kayo manalangin. Wala kayong aalalahanin. At nagkakaintindihan kayo ng Ama sa Langit. Jesus teaches private, quiet, solo prayer that is intimate with God. Ang mahalaga naman kasi, nakakonekta ka sa Espiritu ng Diyos. Para kang isang appliance, pina-plug in sa kuryente, the power becomes available to you and you function because you are empowered. Kaya maraming tao, parang cellphone, nalolobot. Kailan manalangin ka, time-team,
mag-devotion ka, mag-reflection on God's Word, para ka ma-charge. When people are at prayer, they are being charged. They are being recharged. At maraming tao sa kanilang spiritual life, laging low back, kasi hindi nananalangin. Kulang na kulang sa private prayer. Ang mga masipag manalangin ay yung bagong-bagong mananampalataya o yung may sakit o may mga pangangailangan o mag-e-exam yung nangangailangan ng pabor sa Diyos. Mahalaga na makadevelop tayo ng prayerful life na kahit hindi tayo nangangailangan, nagpe-pray. Hindi lang pag nalulungkot, natatakot, naiinip, kundi kahit masaya, masagana at matagumpay. Laging nananalangin. Kasi yan ang ating lifeline to God. It should be noticed that in the Lord's public ministry, Jesus never organized any huge public prayer rally. Na siyang sakit ng napakarami ngayong mga mananampalataya. Laging pagkarami-rami, kailangan manalangin sa isang malaking park, sa isang malaking auditorium. Nakutakot-takot ang paghahanda, ang preparasyon, ang tensyon, ang stress, ang gastos. At pagkatapos, pag nandun ang marami mga kongregasyon, sampahan lahat ng pastor sa entablado, pahabaan ang panalangin, padamihan ang sinasabi, kahit paulit-ulit yung nasabi na ni Pastor Juan, sasabihin pa ni 2, ni 3, ni 4, hanggang dumugo na ang tenga ng lahat ng nakikinig at mag-uwi ang lahat na pagod, walang na-bless. Kaya siguro hindi nag-organize ang Panginoon ng ganyang malalaki mga prayer rally, samantalang kaya naman niyang gawin. Sabi niya, manalangin kayo mag-isa para hindi masyado nakakapagod, walang masyadong production cost, at mas maganda pa ang bunga. Kumisa kasi yung mga tinatawag na prayer rally, nagiging political rally lang naman. Mga prayer rally na nagiging public event para may mga sumikat na kung sino man ang magsasampahan sa entablado na yon. O kaya kunwari ang mga iba't ibang relihiyon magpapatawag ng prayer rally, but they are just showing muscle strength. Ipinapakita nila sa bansa, lalo sa mga politiko, na meron silang voting power, kaya kailangan palabasin ang lahat para manalangin. Pero para yon magpakita ang gilas, para sila suyuin ang mga politiko, habul-habulin ang kanilang mga boto, prayer could be so misused that there could be a prostitution of public prayer. Kaya dapat inusuri ang mga ganyang bagay. In fact, even a group prayer within a church could be the easy stage and venue for gossip, for criticism. Kumisan yung mga idinasing, kung ano magpe-prayer tayo, tapos may magsasabi ng mga lihim niya, mamaya alam na ng lahat yon. Napakadali ng babaligtad ang dapat sana ay nagagawa ng prayer. So kailangan ng tao balikan ang katuruan ni Jesus. While we are not being stopped to join public prayer, in fact, we are also being encouraged up to a point, lalo na yung local church group prayer, we should never neglect private prayer kasi yun ang binigyang diin ng Panginoon. Precisely, to help people pray sincerely in simple and dignified ways. Hindi kailangan ng churchy language. Hindi kailangan ng napakaraming mga mabulaklak na mga pananalita kasi bago pa mamutawi ang salita sa ating bibig, alam na yun ang Diyos. So ang prayer hindi dapat performance, hindi contest, hindi paramihan ang sasabihin, pahabaan, padramahan, at hindi para itaas ang sarili. Jesus' prayer is the ultimate model for prayer. Maraming mapapala ang mga Kristiyano kung babalikan lang nila si Kristo. Maraming katuruan si Jesus na natabunan na maging ng mga kaugalian ng evangelical or biblical churches. Sometimes evangelical Christians fault many other sectarian Christians for their traditions, samantalang ang mga protestante, ang mga evangelical, sa mga born again, marami na rin na imbentong tradisyon na hindi laging tugma, angkop o patay sa turo ni Jesus. Dapat balikan si Jesus. Siya ang anak ng Diyos. Siya ang tagapagligtas. Siya ang namatay para sa atin sa krus. Ang sinasabi niya ang dapat bigyan ng diin at dapat siyang mangibabaw at maghari sa maraming nadidinig nating sinasabi ng iba kahit pa nga mga relihiyoso sila. Matthew 6:7-8.
when you pray, don't talk on and on as people who don't know God. They think God likes to hear long prayers. Don't be like them. Your Father knows what you need before you ask. Kung mananalangin kayo, sabi ni Jesus, huwag niyong gayahin yung mga hindi mananampalataya na ang iniisip, ginalulugod nung pinagdarasalan nila ang haba ng kanilang mga dasal at nagkakaroon sila ng points. Pagpaulit-ulit at ang haba-haba. Iksian niyo lang. Total, alam naman ng Ama ko anong kailangan niyo bago niyo pahingin. So ang tanong, alam na pala ng Diyos ba't ihingin pa? Para lang sa'yo yon, para malaman mong Diyos ang pinanggagalingan ng mga kailangan mo. Kailangan maalala mo yan through prayer, kaya dapat may pag-pray. At isang hiwaga na hindi pinaliwanag ng Diyos, mayroon siyang mga gustong ibigay sa tao na ibibigay lang niya pag ipinanalangin. Bagamat marami siyang ibinibigay na hindi naman natin ipinapanalangin, pero merong pag lang ipinanalangin. Kaya lang, alam mo ba kung alin ang pinagkaiba nung dalawa na yon? Hindi. So, mananalangin ka. Pero sobrang haba, huwag pa ulit-ulit. Meron naman, masabihan mo lang, sister, ipag-pray niyo po ang ating pagkain. Ipag-pray na ang lahat ng mga tribo sa buong daigdig. Ipag-pray na ang global warming. Ipag-pray ang presidente ng bayan, ng mga mayor. Sister, food lang ang ipinagpapapray sa iyo. Hindi sinasabing magmisa ka o mag-sermon ka o mag-dovina ka dyan. Mag-pray ka lang for the food. Meron pa mga, Diyos ko, yung po mga hindi kakain ngayon, kayo po ang magpakain sa kanila. Anong klaseng prayer yun? Tinatanggal mo yung guilt mo dahil kakain ka sila, hindi. Buti pa, huwag mo na lang sabihin. Kasi kung gusto mo makakain sila, ikaw magpakain. Inutusan mo pa yung Diyos, Diyos ko, kakain po kami, salamat. Yung po mga hindi kakain ngayon, kayo na pong bahala sa kanila. Pinasa mo pa sa kanya yung responsibility. Mga nonsense na mga prayer. So tatandaan nyo, mga kapatid, kung opening prayer lamang ng isang event, just open it. Huwag kayong magbigay ng first sermon. At yung closing prayer, magbibigay pa ng closing sermon. Yung magpe-pray for the offering, meron ding sermon. Kaya humaba na ng humaba ng humaba ang programa. Akala ng lahat, kailangan nila mag-perform. Kailangan samantalahin their 10 seconds on the stage. The shorter the prayer, the more welcome. Dapat lang, may sense. And to the point. No needless repetition. And definitely no repetition for points. Hindi nadadaan ng Diyos sa ganun. No repetition for mileage. Kaya nakakadala na umattend ng mga evangelical or Christian events. Most of the time nakakadala kasi doble ng dapat sanang kailangan lang na haba, pero lahat ng umakit sa entablado, hindi maawat. Lalo yung testimony. Masarap sana nagpapatestify eh. Masarap makinig. Pero may mga tao, pag nahawakan yung mic, magkamatayan na, di nabibitawan. Ikukwento na ang lahat ng mga sarisaring mga nangyari sa kanyang talambuhay at pati mga bloody details sa kanyang mga kasalanan, lahat ng mga iskandalo, iisa-isahin na gustong-gusto namang marinig ng mga chismosa. Hindi na kami sa nakaka-glorify sa Diyos ang mga detalye. Pero, ang hilig-hilig ng iba doon. Kaya umuusad ang panahon, nauubos ang mga oras ng programa, di naman lumalalim ang pananampalataya ng mga tao. Kasi lahat ng nangyayaring mensahe, pakalat lang, pahaba, palapad, walang palalim, walang pataas. Kaya tuloy, ang tagal-tagal mo para kang tigang. After 6 months of attending a usual Bible-based church, parang narinig mo na lahat. After that, everything is just a repetition. Paulit-ulit na lang. Walang lalim, walang taas. Kaya ang mga tao naghahanap dito, lipat doon, lipat dyan, kasi gutom ang mga espiritu. Mangyari, people are playing it too safe. There's too much control in what people can say or do. Kaya tuloy, nagiging matabang, malabnaw, maligamgam ang mga pagkain ng mga Kristiyano. Then, Jesus teaches us on the content of a good prayer. So, sinabi na niya sa Matthew 6:9, you should pray like this. Our Father in heaven, help us to honor your name.
masarap binabasa, lalo itong mga ganitong formula, parts of the Bible, sa ibang version na hindi nyo nakasanayan. Because it becomes unfamiliar. Kasi yung sobrang familiar na, memoryado, wala nang talab, gasgas na. Pero pag binasa mo sa ibang version, may dumadating sa iyo mga bagong mensahe na sensitive ka pa kasi, kaya may talab pa. So sabi ng Panginoon, ganito kayo dapat manalangin. Uunahin ninyo, kausapin nyo ang Ama. Dito pa lang isang tambak na lesson na mga kapatid. Prayer must be addressed to the Father. Prayer must be addressed to the Father. Huwag niyong kalimutan yun. Yan ang turo ni Jesus. Sabi niya, Our Father in Heaven. Hindi niya sinabing pray to me. Pray to someone else. Pray to something else. Sabi niya, pray to the Father, Our Father in Heaven. So itinuturo ni Jesus ang mga tao na tumingala sa langit, sa Ama sa langit, at sa Kanya tumawag. At sabi niya, ang ipanalangin niyo, humingi kayo ng kalakasan na maparangalan ang pangalan ng Ama sa langit. So pray for God's help so you could give Him honor. So ang una pala na object ng prayer is to give honor to God. At pag nagpe-pray ka nito, nare-review mo, am I honoring God with my life? Maraming function. Hindi lang sasabihin mong, hallowed be thy name. Tapos na, paalala pala yun na you must hallow God's name, you must honor God's name. So nagdadasal ka pa lang nito, kahit naging formula prayer nito, may ibang talab, may naaalala kang mga pananagutan mo bilang mananampalataya. Pray for God's help so you could dignify what it means to believe in Him. So ang isang magandang requirement ng prayer is, are you honoring God's name with your life? And if you are honoring God's name with your life, kahit hindi mo tawi sa labi mo yung hallowed be thy name, actually nagdarasal ka. So may pagdarasal ng bibig at may pagdarasal ng lifestyle. Pag sinabi niyo ba, sister, hindi ka dasal ng dasal, I'm honoring God with my lifestyle. Yan ang first line ng prayer. So kahit hindi sabihin ng bibig ko yan, yan ang ginagawa ng buhay ko. Hindi ba yan prayer sa mas mataas na level? Kesa sa ang buhay mo, hindi mo ino-honor ng Diyos, as dasal ka lang dasal dyan. Kinokontra ng sinasabi ng bibig mo, yung tunay na ginagawa ng buhay mo. So, hati, magkabangga ang dalawa mong ginagawa, walang mararating. So, isang paalala ng Panginoon, huwag kayong dasal ng dasal nang hindi nyo naman ino-honor ang pangalan ng Panginoon. Hindi nyo dinadagdagan ng karangalan dahil sa inyong mga pamumuhay, sa inyong mga kagawain. At kung yun ay ginagawa nyo na, nagdarasal kayo actually. Yun yung pray without ceasing. Paano ka pwede mag-pray ng walang himpay kung yung buong lifestyle mo is a prayer in action, not just prayer through words? So yung nanahimik ka, nagdasal ka, Our Father who art in heaven, hallowed be thy name, blah, 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 amen. Baka akala mo nagdasal ka na nun. Yun ang formula na dapat mong alalahanin kung paano ka mamumuhay so that your prayer will be lifelong and that your life will be a prayer. So, sabi niya sa Matthew 6:10, come and set up your kingdom so that everyone on earth will obey you as you are obeyed in heaven. So pray for the growth and extension of God's kingdom. Pero kahit ano pang sabihin mong thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven, wala ka naman palang ginagawa so that the kingdom will come, wala kang ginagawa para ma-extend ang kingdom, wala kang ginagawa para lumago ito, dumami ang mga mananampalataya, dumami ang puso na binagaharian ng Panginoong Diyos, ang totoo nun, bibig mo lang yung nagdarasal, but not your life. Therefore, walang mangyayari. So sabi, alam mo, naka-10-hour father na ako ngayon, okay na. Ah, ganun, dinadaan mo sa paulit-ulit. Di ba sabi ni Jesus, yan ang prayer ng mga unbelievers. Prayer ng mga hindi naniniwala at nakakakilala sa Diyos. So ang tunay palang prayer is to always extend God's kingdom. Nasa palengke ka, may binibili ka sa tindera, pero sinasharean mo siya ng Word of God, ng pag-ibig ng Panginoon. You are extending God's kingdom to that person. You are praying habang namamalengke ka. Yun yung lifestyle prayer.
Ano man ang ginagawa mo sa buhay, yung iba, naku, tinatawag po ako ng Panginoon sa full-time ministry. Anong full-time ministry? Hindi ba tayo lahat dapat full-time sa ministry? Paano ba ako magiging full-time sa ministry kung ako ay tindera? Eh di gamitin mo yung pagkakataon mo to talk with people, to share God's words, to extend God's kingdom. Sa pagtitinda mo na full-time, nagiging full-time worker ka. Ano bang akala niyo sa full-time worker ng Diyos? Yun lang sinusweldohan ng church. Yun lang nagbibitiw sa gawain para mag-full-time sa church, para biglang malaman mo, ay, konti lang pala ang nagagawa. Ang dami-dami mong free time. Tapos natawagin mo ang sarili mong full-time. Di ba kakilakilabot yun? Lalo't sinusweldohan ka, tapos wala ka namang ginagawa. Eh, marami namang ganun. Kaya kahit saan ka naroon, kapatid, huwag mong ihingi ng paumanhin na hindi ka full-time worker ng Diyos. Because the moment that you use your time, your energy, your talent, para palawakin ang kaharian ng Diyos, dumami ang makakilala sa Panginoon, pagharian sila ng Diyos, you are praying and you are doing God's work. And you expand God's kingdom, not only in expanse, but also in depth. Na ating binanggit na kanina. Hindi lang dami ng dami ang mananampalataya, pero wala namang matutunan ng iba na. Dumami ang member na isang church, pero yung mga tao, wala namang kaalam-alam, wala kamuang-muang. Pag natanong sila ng mga baligtad ng mga katuruan, eh napakadali nilang lituhin. Napakadali nilang dalin kung saan-saan, kasi hindi matibay ang ugat. Walang katuruan. So to expand God's kingdom is also to give God's people a lot of opportunity to learn, to teach, and to be taught deeper things, higher things. Napakalaki ng God's kingdom, hindi mo pwedeng malaman lahat in 6 months. At pag nalaman mo yung basic, alam mo, nagbasa ka ng, nalalaman mo ng A, yung B, yung C, akala mo na, no, para lang makabasa ka ng at makasulat ng sentences. At the moment nakakabasa ka at nakakasulat ng sentences para makagawa ka ng paragraphs. At pag nakakagawa ka ng paragraphs, para makapagsulat ka o makapagbasa ng may katuturan, ng may saysay. Para makapagbasa ka at sa pagbabasa mo, mapili mo kapatid kung anong may katuturan sa buhay mo at kung anong wala. So, palago ng palago, hindi lang tama yung basic. Ang problema doon sa napakaraming mga obsession ng mga evangelical Christian na mag-soul winning, puro soul winning pagkatapos wala namang care. Walang education, walang training. So parang harvest ka ng harvest ng mga grain, pero pag inilagay mo sa storage, sinadaga lang, nilulumot, inaamag, kasi wala naman nangyayari. Kaya sabi, pray for the extension of God's kingdom. Thy kingdom come, thy will be done. Pag sinasabi natin kapatid yun, meron ka dapat ginagawa para matupad yun. So, Bible study leader ka, songwriter ka, singer ka, musician, usher, helper in the church, may ginagawa ka to expand God's kingdom. Kahit hindi mo sabihin, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven, sa paglilingkod mo kapatid, sa ginagawa mo, actually, nananalangin ka. So, yung panalangin, slogan. Meron dapat mas malalim at malaking kahulugan yon sa likod ng slogan. So pray for higher things. Pray for more important issues. Kita nyo ang sinabing una ipinagpe-pray? Thy kingdom come, thy will be done. Mataas na issue. Hindi bigyan nyo po ako ng sapatos sa kulay pink. O bigyan nyo ako ng ganito, o bigyan nyo ako ng gano'n. Na napakarami ang prayer ng mga tao, shopping list. Hindi masamang ipag-pray yan. Pero alin ang una? Alin ang inuuna? Don't waste too much time worrying and praying for earthly, material, and basic needs. Why not? Sabi sa Matthew 6:31-33, don't worry and ask yourselves, will we have anything to eat? Will we have anything to drink? Will we have any clothes to wear? Only people who don't know God are always worrying about such things. Your Father in heaven knows that you need all of this. But more than anything else, put God's work first and do what He wants. Then the other things will be yours as well. Pinakakalinaw-linaw ng Panginoong Jesus,
Only people who don't know God worry excessively. Bakit hindi magwo-worry dapat ang nakakakilala sa Diyos tungkol sa pagkain, sa inumin, sa isusuot, which actually we will observe as very basic needs na reasonable naman na yan ay isipin at pagkukulan ng pansin. May malalim na mga ideya, mga kapatid. Sabi niya, only those who don't know God worry about this. Why? Or why not? Because people who know God will obey God. And one of God's important teachings is to work. Work 6 days a week, and on the seventh, you may rest. Ang sinasabi, plant so that you will harvest. Do good so that good things will happen to you. So pag kilala mo ang Diyos, sinusunod mo ang Diyos, magtatrabaho ka. Liban na lang kay sobrang bata, sobrang tanda o may sakit na kailangan mo ng tulong ng iba para magkaroon ka ng basic na pagkain, inumin, mga gamot, etc., etc., isusuot. Pero ang taong nakakakilala sa Diyos, productive. Ang taong nakakakilala at sumusunod sa Diyos, agahan ang buhay ng higit at lampas sa kanyang pangangailangan. Therefore, he will not worry about the basic needs. Dahil, tinatrabaho naman niya eh. Tinrabaho niya nun, kaya sabi sa Bible, yung babaeng masipag, she can laugh at the days to come. She is not worried about the future. She is not worried about what she will wear or eat or drink. Hindi dahil nananampalataya siyang nakatunga nga, nagdadasal araw-araw na walang ginagawa. Kundi dahil sa pananampalataya niya, masipag siya. At dahil masipag siya, kikitain niya ang kailangan niya. Therefore, ang nakakakilala sa Diyos, hindi dapat nag-aalala. Marami kasing maling application ito eh. Yung mga mananampalatayang, uy, ba't di ka nagtatrabaho? God will provide. Paano lalaglag mula sa langit ang gamot na kailangan mo? Paano lalaglag mula sa langit ang pambayad man ng kuryente at tubig at pambili mo ng load? But I believe in God. God will provide. Maling gamit ng belief, ng faith. Kasi believe, ano by faith ako eh? Anong by faith? Wala akong trabaho. Yun ang faith sa'yo. Hindi ba sinasabi, faith if it has no works is dead? Ibig sabihin, if you have faith, you work. And if you have faith, you will not worry because you work anyway. Yun yun. Hindi yung nananampalataya ka, tapos tatamad-tamad ka. Nananampalataya ako, aasa ako sa iba. God will provide. Tapos nakikita mo, hindi naman dumarating yung provision. Nagungutang din. Nangihingi, namamalimos. Tapos have faith. Ang dami-daming, alam mo, tinatawag ka ni Lord sa ministry. Pero paano po ang support ko? Have faith. Kumano pong faith yun? Ang dami-daming pastor na nagugutom. Tapos sasabihin niyo sa akin, faith. Diba? Dahil hindi niyo nilalagyan ng kaukulang trabaho, kaukulang practical application, yung ibig sabihin ng faith. So kasi yung iba sa faith is, sa naniniwala ako, magmamagic ang Diyos. It doesn't work that way. Hindi niyo pa ba yun na-obserbahan hanggang ngayon? That it doesn't work that way. Sow, and you shall reap. Plant, and you will harvest. At sabi ni Paul, if anyone does not work, he should not eat. Yun ang bunga ng kanyang katamaran, magutom siya. Kaya iba, hindi talaga nagtatrabaho, tapos sabi niya, alam mo talaga, the Lord provides. Yan ang tawag mo sa provision ng Lord. Yung dinidilihensya mo, binabakal mo, sa mga kaibigan mo, kakilala mo, naghihirap para ikaw eh, nakatunga nga dyan, nasasabi mo, glory to God. Distorted na pananampalataya yan. Maling turo yan. Pero sinasabi nga ni Jesus, only people who don't know God will worry excessively. They have to worry. Because they are not doing the right thing, therefore wrong things will happen to them. At sabi niya sa Matthew 6:11, give us our food for today. Ang emphasis ng marami tungkol dito is to give us our food. The emphasis should be for today. Paano ka hindi magwo-worry kung ang worry mo eh, give us our food? Iniisip mo yung food mo for next week, for next month, for next year. Di ba magwo-worry ka talaga? Kaya sabi ni Lord, give us our food for today. Give us this day our daily bread. Not our weekly bread, not our monthly bread, not our annual bread. Kasi pag yun ang inisip mo,
you will worry. Kaya sabi ni Lord, give us our food for today. Give us this day our daily bread. Not our weekly bread, not our monthly bread, not our annual bread. Kasi pag yun ang inisip mo, you will worry. Konting tao lang naman ang may pera na nakatabi na sa kanya yung pambili niya ng bread next month eh. Maraming tao, isang kahig, isang tuka. Isang araw ng sweldo, isang bili ng makakain. Pero alam naman natin na napakaraming tao, kahit pang sasabihin mong hindi mayaman, meron naman pagkain today eh. Wala lang tomorrow, misan. Kaya sinabi ni Lord, give us our bread today. So if you have your bread for today, manahimik ka. Have faith. At ano yung faith na yon? Work para meron ka uling bread bukas. Huwag mong isipin yung bukas dahil ngayon lang ang ngayon. At pag naging ganun ang mentality mo, hindi ka mag-worry needlessly. Hindi sinasabing huwag kang mag-save o huwag kang maghanda para bukas. Yun nga ang dapat mong gawin para pagdating ng bukas, huwag kang matakot eh, huwag kang mag-alala. But don't worry. Ang atupagin mo, sumunod ka sa kalooban ng Diyos. Ano yung kalooban ng Diyos? Magtrabaho ka. Be productive. At isa pa rin itinuturo dito mga kapatid, pray for basic and simple needs. Simple things that we need to survive. Hindi sinabing give us today our daily bread and give me my earrings, give me my brand new stiletto heels, give me a new car, give me this, give me that. Para mga luho na wala para sa next meal. At pagka walang-walang-wala, itanong mo kung bakit. Ang dami-dami nangangailangan ngayon ng mga katulong sa bahay. Ang dami nangangailangan ng trabador. Ang dami-daming trabaho, walang tao nagtatrabaho. Bakit wala kang kakainin mamaya? Hindi ka kaya nagtatrabaho. Ang pili-pili mo. Kasi kahit sinong tao na handang ihampas ang sarili niya sa trabaho, may pagkain ilalagay sa tiyan niya. Kahit emergency lang, huwag na munang mapili. May kakainin ka. Laging may nangangailangan ng extra hand, ng helper, ng assistant. Ang daming trabaho, mga kapatid na bakante, kasi walang taong qualified. Pero maraming bakante. Alam niyo ba, naiisip pa ngayon ng maraming businesses dito sa Pilipinas ang mag-hire ng foreigners? Kasi maraming posisyon na bakante, pero hindi masatisfy ng local labor. So, huwag sabihin walang trabaho. Ang tanong lang eh, anong ginawa mo para ihanda mo ang sarili mo para magkatrabaho ka? Para may makain ka? At kahit sa mga, halimbawa talagang inaalat ka sa buhay, wala ka bakuhang trabaho, pero kung masipag ka, willing ka na manulungan sa mga tao, meron at merong magpapakain sa'yo. Pagkain lang ha, drink, food, and clothes. Walang load, hindi kasama sa usapan yung load. No? Eh di ba yan ang laging hinihingi ngayon ng mga tambay? Load. Mami, pahingin pang load. Yung meron ka man pang load dyan, pass a load naman sa akin. Bakit wala ka pala pang load? Text ka ng text. Manahimik ka. Pag mental telepathy ka, kung wala kang pang load. But why spend something you never earn? You know, do not desire what you do not deserve. Para simple ang buhay. And then do not make a wish list or a shopping list the whole focus of your prayer. Hindi yun ang prayer na itinuro ng Panginoon. Ito pa ang tinuro niya, Matthew 6:12. Forgive us for wrongdoing as we forgive others. Ang gandang content ng prayer. Patawarin niyo po ako sa aking mga kasalanan sa paraan na nagpapatawad ako sa kasalanan ng iba sa akin. Meron agad content eh. Hindi ka lang humihingi ng tawad. Pinapaalalahanan ka ni Jesus na kaya ka lang nakakahingi ng tawad eh kasi mabait ang Diyos. Therefore, dapat mabait ka rin sa iba at huwag kang humingi ng tawad na hindi ka naman nagpapatawad sa iba. Why ask from God what you do not want to give to others? So anong kakambal na teaching nito bukod sa forgive us our debt as we forgive our debtors? Ang dali-daling sabihin, lagi mong isipin kapatid, maging mapagpatawad ka. Kasi nabubuhay ka lang, natakatayo ka lang
dahil pinapatawad ka rin ng Diyos. Do not burn the bridge through which you too must pass. And if you don't forgive others, God won't forgive you. You get only what you give away. So you give away love, so you get love. You forgive, so you get forgiven. Pray for forgiveness and the consciousness to be forgiving. So pag humihingi ka ng tawad sa Diyos, merong kakambal yun na dapat iniisip mo. Dapat mapagpatawad din ako sa iba. In the way that I forgive others. So kung nagpapatawad ako sa kapwa ko ng kalahati lang, di kalahati lang, Lord, ang ipatawad niyo sa akin. Pag may deadline ng mga pagkukulang sa akin ng mga tao, bigyan niyo rin po ako ng deadline. Pag sinasabi ko sa kapatid kong pangatlong beses mo na akong ganyan, tama na. Sabihin niyo rin po sa akin, Lord, pangatlong beses ka na, na nagkakasala ng ganyan, tama na. Bigla ka makukonscious, kapatid. Not to be self-righteous. Not to be judgmental. Not to condemn people. Because with the same judgment and condemnation, you will judge and condemn yourself. Walang pwedeng tumura sa langit na hindi sa mukha niya maglalanding ang kanyang tura. Walang pwedeng tumikis sa panagang mga katuroang ito na hindi magbabayad ng mahal. So habang nagdarasal ka, marami kang naaalala. Hindi sapat na mamutawi sa iyong labi yung mga dasal. Tapos akala mo, nagdasal ka na nga, amen. Tuloy ka na uli sa dati mong buhay. Hindi ka nagdasal noon. Yun ang panalangin ng mga taong, sabi ni Jesus, ay hindi nakakakilala sa Diyos. Akala nila nagdasal sila. Nag-recite lang pala sila ng isang memorized something. Matthew 6:13, keep us from being tempted and protect us from evil. So pray for consciousness against temptation. Pag lagi kang nag-iingat sa temptation, nagdarasal ka na nun. Kasi yun ang bunga ng dasal eh. To be conscious of temptation. Pray for protection from evil. When you stay away from evil, you are praying. Actually. And when you don't do evil to others, and you protect them from evil, you are even doing a greater prayer. Kahit hindi mo sabihin, lead us not into temptation and deliver us from evil. Pag yung buhay mo, ganun ang ginagawa, yun ang tunay at magandang prayer. Isa pang paalala ng prayer ni Jesus, review the whole issue of temptation. Marami kasing mananampalataya na bubuhay sa needless guilt. Akala kasi natin lahat na lang ng bagay, temptation. Nakokondisyon tayo kuminsan ng church, ng religious leaders, ng religious opinions, na pati hindi naman temptation, tawaging temptation. Kaya tuloy, lagi na lang tayong guilty, nakukulong tayo, lumilit ang mundo natin, kumukunti ang nagagawa natin sa buhay. Hindi naman pala Diyos ang humihingi nun, religious leaders lang. So para makapanalangin ng tama, makapamuhay ng masagana, malaya, mga kapatid, reviewin nyo rin kung anong ikinoconsider nyo yung temptation. Kasi baka naman sa tingin ng Diyos, hindi temptation yun. Nakondisyon ka na lang na maging guilty at yung nag-enjoy. Nakondisyon ka na lang na mag-guilty pag masarap ang buhay mo o pagka nakukuha mo yung gusto mo. Tapos, nababawasan ka rin yung ligaya mo. Samantala ang sabi ng Panginoon, I came that you might have life and have it abundantly. Review what you consider to be wrong. Because what the churches, what religious people, leaders teach to be wrong are not always wrong. Minsan opinion lang nila. Paminsan, conservative lang talaga sila. O yun lang ang natutunan nila sa buhay, wala nang iba, kaya akala nila yun na lang ang katotohanan. Review, kasi ang nakataya mga kapatid, ang pang-araw-araw niyong buhay, ang pang-araw-araw niyong kapakanan o kasiyahan, na hindi naman gusto ng Panginoon na limitahan. Hindi madamot ang Diyos. Dapat nire-review din natin, baka naman marami tayong pinapasa na hindi naman dapat pasanin. Maraming ipinagbabawal sa sarili at sa kapwa na hindi naman Diyos ang nagbabawal. Set you free from needless religious burdens. Jesus sets free. And if the Son sets you free, you are free indeed. Not free to do wrong, but free to do anything that is not wrong. May nagtatanong pa, pwede po ba, talaga ito exaggerated na, pwede po ba magluto ng adobo? Di ba wala naman sa Bible yung adobo?
at hindi ka na pwede magpaksiw kasi walang verse. Hindi pwede ang lahat ng gagawin mo sa buhay may verse na kakambal. Kasi yung mga verses na yan, libong taon na nanamutawi sa labi ng mga nagtuturo sa malayong bayan, sa malayong kultura, sa malayong panahon. Hindi niya naisip yung pwede ka mag-text. So hindi ka pwede mag-text dahil walang verse na pwede ka mag-text. Mayroon pa nagsabi nun, alam nyo, ayoko umatendo sa church na yon. Bakit? Eh kasi yung pangalan nilang church sila wala sa Bible. Ha? Kailangan talaga nasa Bible yung pangalan. Kaya may nakita ako church sa North Sagaray, Bulacan. Nagda-drive ako, napapren ako at umatras talaga. Dahil ang pangalan ng church, in the name of Jesus, we rebuke you, Satan, Christian Fellowship. Biblical talaga. Automatic kaya na pag ganoon ang pangalan ng church, ba na lahat na nasa loob? Wala naman sa ganun yun, di ba? So dapat ang tao mo lumaya. Magamat hindi ko sinasabing hindi banal yung mararoon. Sana, maganda nga yun. Pero pagkahanap kayo ng verse, sa bawat gagawin nyo, liliit ang mundo nyo. Kikitid ang utak nyo. Ito yung policy. You are free to do anything that Jesus does not prohibit. Yun yun. So, natinig kung masabihin niya, huwag magpaksiw. Hindi, o di pwede. Sinabi pa niya, huwag mag-text. Hindi niya man sinabi, o di pwede. Sinabi pa niya, huwag kang mag-agaw ng mga asawa na may asawa. Yes, sinabi niya, di, hindi pwede. Sinabi pa niya, huwag kang magsinungaling. Yes, sinabi niya, so huwag. Pero marami namang hindi ibinawal. Huwag mong hanapan ng support para mo lang magawa. Pag hindi takas ang ipinagbawal, hindi bawal. Ni Jesus, ha? Kasi maraming tao mas mahigpit kay Jesus. Choice nyo rin kung gusto nyo sumunod sa kanila, pero bahala kayong lumit ang mundo nyo, lumit ang utak nyo. Pabuwasan ang inyong abundant life, it's up to you. But Jesus sets free. At salamat na lang siya ang Savior. Siya ang Son of God. Kaya siya ang dapat masunod. Don't be burdened with religious issues that Jesus did not raise. Huwag niyong gawing problema ang hindi naman pinroblema ni Jesus. Huwag niyong malakihin ang hindi naman niya binanggit. Matthew 6:14-15, if you forgive others for the wrongs that they do to you, your Father in heaven will forgive you. But if you do not forgive others, your Father will not forgive your sins. So nakita natin yung golden rule. Magpatawad ka, paano ka patawarin? Paano po kung lagi ako nagkukulang, patatawarin kaya ako ng Diyos? Eh, lagi ka ba nagpapatawad sa nagkukulang sa'yo? Opo, eh di papatawarin ka, yun ang sabi ni Jesus eh. Pero hindi ka nagpapatawad sa iba, huwag kang magsayang ng bago tumingin ng tawad kasi hindi ka rin papatawarin. Remember the golden rule. Turo yan ang Panginoon. Do to others what you would like them do to you. Then remember your responsibility to make things work. May pananagutan ka sa iyong kapwa. Magpatawad ka rin para sila makalaya. Ang hindi nagpapatawad ay patuloy na nagpaparusa dun sa dapat patawarin at sa sarili. Pray after the Jesus model. Huwag na kayo gumana pa ng mga ibang model ng prayer. Kung makakatulong, kung hindi sagabal, hindi hat lang sa sinasabi ni Jesus, yes, why not? But Jesus' prayer is the model prayer. There is no need to spend long hours on prayer. Kung taos puso, mas maiksi, mas mainam. Focus on the Jesus teaching, on the Jesus model. Stay simple, be brief, so that you will have time and energy to use in obeying God, in action, in doing good. And remember this one thing, mga kapatid, ang pag-uusal ng panalangin ay hindi panalangin kung walang katumbas sa tunay na buhay natin. Habang sinasabi ng bibig, dapat ginagawa ng katawan para maging tunay na prayer. Panginoon naming Diyos, salamat simple ang mga katotohanan. Simple rin ang panalangin. Simple ang kaligtasan. Simple ang daan para sa inyo. Turuan nyo kami na alisin sa aming isip yung mga nagkahadlang, mga tinik, mga sapot, mga sagabal. Palinawin yung isip namin para madali kami makasunod sa inyo, Panginoon. At nawa ang aming prayer life maging parallel, katugma, katumbas ng aming actual lives.
na kahit hindi kami nag-uusal ng panalangin, sa gawa namin, panalangin na. Teach us to have a prayerful lifestyle. Pagbulay-bulayan pa natin, mga kapatid, ang personal na application nito sa ating mga buhay, at nawa ang lahat makapanalangin ng may kapangyarihan. Prayers that move mountains, prayer that heal, prayers that empower. Lord, teach us to apply these things in each of our lives.